Good morning, guys. Ngayong araw na to is ano ako mag-grass cut. No? Grabe na yung mga haba na ng yung mga damo. So, mag-grass cut ako ngayon, guys. Tara, samahan niyo ako mag-grass cut. Wow. Guys, kung gusto niyo magpa grass cut, contact niyo lang ako. Sa gustong mag-donate, tumatanggap pala ako ng mga palabada, magpa-drive, magpaluto, kahit ano lang, guys. Baka kulang kayo sa oras, contact niyo lang ako para may kita naman ako. Pasadline ba? Gago! Sobrang haba ng mga damo. Dati kasi nagpapag-grass cut kami. Sobrang mahal naman ang singil. Kaya ang ginawa ng in-law ko, bumili siya ng grass cutter. At ako naman yung mag-grass cut. Sobrang init, guys. Kaya todo full gear ako. At saka ano, medyo risky kasi itong pag-grass cut, kaya dapat meron tayong mga PPE na ginagamit kahit papaano. May mga tips pala ako, guys, para kayo makatipid sa pag-grass cut. Nice. Pasilip-silip muna ako. Tingnan ko kung na-record ba yung pag-grass cut ko. Agoy, tumama sa bato. Mabato kasi dito, kaya yung pag-grass cut mahirap din. Tapos hindi pa pantay yung ano, yung level ng lupa. Agoy, tumama na naman sa bato, guys. Maalon kasi yung status ng daanan dito. Hindi pa makita yung mga bato kasi gawa ng ang sobrang kapal ng mga damo. Kaya laki na tama sa bato. Stop it. Get some help. Lipat pwesto muna tayo. Dito naman sa kabila. Yan, guys, ha. Kung meron kayong ipapag-grass cut sa inyo, contact nyo lang ako. Pero sa totoo, guys, hindi madaling mag-grass cut. Kasi nasa rest ka nito, sobrang kapal ng damo. Kasi kulang-kulang lagpas na ata isang taon hindi ito nag-grass cutan. Kasi dati ano ko lang ito, ginagamitan ko lang ito ng habas, yung manual na pagka-cut grass ba. Hindi ko maano kasi nakakapagod din. Kasi di pa ako tapos sa isang area, tutubo na naman yung isang area. Kaya napag-isipan na bumili na lang ng grass cutter para isahan na lang pag gagrass cut lahat. Guys, lipat na tayo sa kabilang side naman. Ito pala yung kabilang side. Ito yung lupang nabili ko. Hanggang ngayon wala pang isang posting na itayo. So matagal na itong lupang itong nakatiwangwang. Kaya ang ginagawa ko lang is lilinisan. Yun. Yung next vlog ko pala nito, yung pagbabakod ng loting na ibili ko. Nakahanda na din yung mga gamit. Kaya kulang na lang is yung pagbabakod. Kaya siguro pag after nito mag-grass cut ko na lahat, ibabakuran ko na rin yung lupa para naman siya ma-privatize. Kasi parang walang nagmamayaring lupa na to, kasi walang backwood, wala lahat. Gusto ko ma-privatize, kaya napag-isipan ko na bakuran na lang siya, kahit man lang na cyclone wire lang yung i-install ko nito. At syempre, wala naman akong trabaho.
Kaya ako na lang din yung magbabakod. Ako lahat, ako namili ng mga gamit, pati yung pagbabakod, ako na rin. Basta guys, tumatanggap ako ng mga sideline ha, mga palabada, mga paluto. Kung wala kayong driver, kontakin nyo rin ako. Pwede ako mag-drive. Bantay bata, maglilinis ng bahay. Lahat-lahat na guys. Kung wala kayong oras sa mga ganyan na gawain kasi busy kayo sa mga trabaho ninyo, huwag nyo akong kalimutang i-contact. Bus na pala yung gasolina. Kaya nirefillan ko na siya. Nakita nyo yung dump truck guys. Yan yung ano, sideline ng mga construction worker dito ba. Yung binta nila is mura lang. Kaya nag-order lang ako ng dalawang dump truck pang buhos o pang tambak sa luti na nabili ko. Tara guys, lipat tayo ng ibang pwesto. Pwesto ng kapitbahay namin. Eh, sobrang kapal din ng damo nila. Kaya igagrass cut na rin natin. Kasi for safety din naman sa lahat. Kasi hindi natin alam, baka may mga ahas din dyan ba. Kaya isama na natin sa pag-grass cut. Sana all. Kasi hindi natin alam, naglalakad tayo sa daanan eh may ahas pala sa gilid kasi sa sobrang kapal ng damo. Kaya isama na natin doon sa pag-grass cut para sa safety sa lahat. Gutom ata itong grass cutter, kinain pa yung damo. Kaya chinay ko na rin, medyo natupi na yung blade, kaya inayos ko na rin para mabilis yung pag-grass cut natin. Yan, tapos na. Kaya balik to work na tayo ulit. Yung tips pala para makatipid, eh bumili na lang kayo ng grass cutter. Kasi 2 times na kayo mag grass cut para na kayo bumili ng bago. So ito na guys yung na grass cut natin. Kasi malaki yung pinagbago sa paligid. Medyo maliwalas na siya. Yan. O, tingnan mo. Pati yung sa kapitbahay, wala na. O, wala na yung makapal na damo na grass cut na natin. O, pati yung sa bandang unahan. Talagang inubos na guys. And guys, bihis muna tayo. Tapos na yung pag-grass cut natin. Medyo pagod na si Akech. Hey guys, salamat!